Simulan na natin ng part 6, Medallion ng Pagkabuhay. Hindi pa man ako lubusang nakakalapit sa nilalang. Lumabas na ito sa kanyang pinagkukublihan na tila ba sumang-ayon ito sa aking paghamon sa kanya. Lumabas ang kanyang tunay na anyo bilang isang katawang tao na may mahabang buhok at naghahaba ang kuko. Walang saplot ang nilalang habang umaalingasaw ang kanyang amoy na parabang nabubulok na mayroong langis ang kanyang buong katawan. Nakayuko lamang ito sa akin habang sinisinagan ko ito ng spat na parabang nanggagalaiti na sa galit dahil sa aking paghamon. Sinubukan ko ang aking sarili sa mga oras na yun na huwag gumamit ng kahit na anumang orasyon upang masubukan ang kabal sa aking katawan at bigyan ng patas na laban ang nilalang sa pakikipagbuno sa kanya. Gayunpaman alam kong hindi ako mananalo sa kanyang lakas. Kaya humiram ako ng lakas ang ngipin ng kalabaw sa aking kamao na kasamang ipinagkaloob sa akin ni Paring Kaloy. Hinawakan ko yun ng maigpit sa aking kanang kamay bilang karagdagang lakas sa pagsuntok sa kanya. Ang ngipin ng kalabaw ang ginamit noon ni Paring Kaloy sa pagbato kay Brian, kaya naman para na lamang ito ng lantang gulay. Dito ko masusubukan sa nilalang na ito kung gaano nga ba kalakas ang ngipin ng kalabaw sa pakikipagtunggali. Muli ko pang wika sa aswang na aking kaharap. Mga sanggol lang ba ang kaya nyo? Hindi na bago sa akin ang mga pamamaraanin nyo sa pagpaslang ng mga bata. Sigurado akong hindi ka taga rito. Dahil may mga kakilala na rin ako dito na tulad mo. Pero hindi sila kumakain ng tao. Lalo na ang mga sanggol na walang muwang na hindi pa kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan upang tingnan ako? Dahil nga sa lubusang pangiinis ko sa nilalang, mabilis itong nagtatakbo papalapit sa akin nang biglang nasa harapan ko na isa pala itong lalaki na natatakpan lamang ang kanyang harapan ng mahabang buhok na sa pag-aakala ko nung una ay isang babae. Hinalmot nito ang ispat sa aking kamay, kaya naman nabigla ko sa kanyang ginawa at tumila po ng ispat sa aking tagiliran. Nang bahagya kong masipat ang kanyang susunod na gagawin, inundayan ko ito ng suntok sa aking kanang kamao na direkta namang tumama sa kanyang muka na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Muli itong mabilis na gumapang papalayo na parabang laking gulat niya sa lakas ng pagtama ng aking kamao sa kanyang muka. Kaya naman muli kong dinampot ang spat upang tingnan kung saan siya nagtatago. Ngunit nasipat kong nandudoon siya sa may puno ng akasya na parabang gulat na gulat siya sa mga nangyari. Muli ko itong hinamon upang muling makipagduelo sa kanya sa pamamagitan na lamang ng aming lakas at hindi na lamang sa pakikipagkumbate. Ano, ganyan ka na lang ba? Palagi ka na lang magtatago. Binibigyan na kita ng pagkakataon upang paslangin ako. Naghihintay lang ako sa iyo rito sa ibaba. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita gagamitan ng kahit na anumang orasyon maliban lamang dito sa aking tangan-tangan ng ngipin ng kalabaw. Maya-maya pa ay may dumating na mga taong naninirahan sa di kalayuan. Apat na kalalakihan niyon na mayroon ding daladalang kanya-kanyang spat. Nang muli kong itutok ang liwanag ng spat sa nilalang, nag-anyong isang ibong uwak na ito na dali-daling pumagaspas papalayo. Wika pa ng kalalakihang lumapit sa aking kinatatayuan. Toto, kamusta ka dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Naparito kami kasi parang kanina ka pang may kaaway. Ah, wala ho, pasensya na.
Hinabol ko lang yung manok na nakawala sa amin. Dumapo dito sa may puno ng akasya. Ah, ganoon ba? Sige, talis na kami. Simula noon ay hindi na muling bumalik ang nilalang dahil sigurong napagtanto niyang mali ang tahanan na kanyang inaaswang. Dumating ang araw ng Linggo. Muli akong nagsimba kung saan namin nakita si Marisa. Inabutan ko itong nakatayo roon sa loob ng simbahan. Kasama ang kanyang tatlong anak. Kaya naman kagad ko itong nilapitan upang kamustahin sa kanyang bagong gampanin. Ayon sa kanya ay maayos naman ang lahat. At palagi niya ngang naaalala ang pagkikita namin noon nila paring Kaloy noong panahong hindi pa siya tumataliwas sa kanyang pangkukulam. Wika pa niya na naging daan ang aking kaibigan sa kanyang patuloy na pagbabago bago man lamang ito pumanaw. At ngayon nga ay kung dating iniilagan siya ng mga taong naniniraan sa kanilang lugar bilang isang mangkukulam, ngayon ay kilala na siya roon bilang isang manggagamot. Ayon pa nga sa kanya na masarap palang makatulong sa kapwa nang wala kang hinihiling na kapalit. Maliban na lamang sa mga taong ipinipilit ang pagbigay ng tulong sa kanya bilang pasasalamat sa pagpapagaling nito. Di naglaon ng matapos naming magsimba, umuwi na rin ang pamilya sa kanilang tahanan. Habang ako naman ay nanatili sa syudad upang bumili ng karagdagang damit para sa aking anak. At nang makakita nga ako ng maliit na pwesto na nagbebenta ng mga damit ng bata, meron akong nakasabay na isang lalaki. Pumipili rin siya ng mga damit. Ngunit ang napapansin ko sa kanya, kanina pa itong lingon ang lingon sa akin na para bang minumukhaan ako. Nagulat na lamang ako sa pagbulong ni Tata Uding na ang lalaking yun ay ang nakasagupa kong aswang noong nakaraan pa. Kaya pala makapalang pananamit nito. Sa kabila ng sikat at init ng araw, nakajakit ito na tila hindi alintana ang init habang nakasuot ito ng salukot na kanina pang sulyap ng sulyap sa akin. Hindi lang nananatili sa gubat ang mga ganitong nilalang. Bumababa rin sila ng syudad bilang nilikha na nangangailangan din ng modernong kasuotan. Doon ko napagtantong meron din itong maliit na anak. Kaya naman bagya akong lumapit sa kanya upang kausapin ito ng harap-harapan. Tinitigan ko ang kanyang dalawang mata sa gitna ng sikat ng araw. Napakalikot nito habang patuloy na kisap ng kisap ang kanyang dalawang mata na patuloy na umiikot ang itim na hindi mapakali kapag nasisinagan ng araw. Hinihintay ko na una itong magsalita. Ngunit na natili lamang itong tahimik habang kunwaring naghahanap pa ng mga damit, samantalang meron na siyang hawak-hawak sa kanyang kamay. Maya-maya lamang ay may dumating na isang babae. Meron itong karga-kargang isang bata na sa pagkakatansya ko ay isang taon pa lamang ito. Nagyayaya ng umuwi ang babae at tinawag siya sa pangalang Abner. Mabilis namang binayaran ni Abner ang damit ng bata. Kagad rin namang umalis ang mga ito sa maliit na pwesto sa labas ng syudad. Hindi ko inaasahang muli kaming magkikita. Siguro nga ay namumukhaan niya ako, kaya lingon ang lingon sa akin. Samantalang siya ay hindi ko mamukhaan dahil sa kanyang itsura noong gabing yun. Wala akong naramdamang kakaiba sa kanyang asawa. Ang tanong ko sa aking isipan sa oras na yun, alam kaya ng kanyang kabiyak ang kanyang pagkatao? Binaliwala ko na lamang ang muli naming pagkikita. Kaya naman binayaran ko na ang damit na napili ko para sa aking anak. Umuwi na rin akong papabalik sa aming tahanan. Hindi ko ipinakilala ang aking sarili sa mga tao sa aming lugar bilang isang marunong manggamot. Hindi katulad noong nabubuhay pa si paring Kaloy, na aktibo ko sa pagsama sa kanya sa pagmimisyon.
at ilang tao rin ang nahawakan ko noon upang gamutin sa pamamaraang natutunan ko sa kanya. Hindi katulad ngayon na tila ba mas nainganyo ako sa paghawak ng mga gamit at sa pag-aalaga ng mga mutsa kesa sa panggagamot. Hindi naman na tumutulo sa akin si Tata Uding. Basta umano ang mahalaga, nasa sa akin ang medalyon ng pagkabuhay at pangalagaan ko ito. Isang araw ay umakyat ako ng bukid kasama ang aking alagang aso. Kumuha ako ng may bebenta naming nyug. Umaga pa lang iyon, ngunit meron na akong nararamdamang kakaiba. Habang ang aso ko naman ay hindi mapakali, na kanina pang kahol ng kahol sa direksyong parting kanan ko. Maya-maya pa habang patuloy kong kinakawit ang nyug, may nasipat akong isang lalaking nakayuko sa di kalayuan. Medyo basa pa ng hamog ang mga damo dahil nga sa maaga pa sa oras na yun. Pansin kong nakabahag na ang buntot ng aking aso na nakakaramdam ito ng takot sa taong kanyang nakikita. Madali kong isinabit ang aking mahabang pangawit at kagad na nilapitan ng taong aking nasisipat. Paglapit ko sa kanya, nananatili pa rin itong nakayuko. Kaya naman kinausap ko ito kung anong maaari kong maitulong sa kanya. Sambit pa nito ang kanyang paghingi ng tawad sa akin na siya umano si Abner, ang aswang na nakasagupa ko noong nakaraan. Pilit niya umanong pinaglalabanan ng kanyang pagiging uring aswang, ngunit nangingibabaw pa rin ito kapag sumasapit na ang kadiliman. Hindi na ako nagaksay ng oras at naunawaan ko siya. Kinausap ko ito na meron akong kakayanan upang tanggalin ang sumpang bumabalot sa kanyang katawan. Bakas pa nga sa kanyang pananamit ang pagiging madungis nito sa umagang iyon, na parabang napakalayo pa ng kanyang nilakbay dahil sa kanyang pagiging kakaibang nilalang. Bahagya rin itong may sugat sa kanyang balikat na ayon pa sa kanya, nataga ito ng isa sa kanyang sinalakay upang mangbiktima ng sanggol. Hindi ko maiwasan ang sobrang awang nararamdaman ko sa kanya, na halos maluha ito sa aking harapan sa kadahilan ng hindi niya umano kagustuhan ang nangyari sa kanya. Isa rin siyang practitioner noon na baguhang mag-aaral na napunta sa kadiliman. Maling kaalaman ang naituro sa kanya ng kanyang guro na naging dahilan ng kanyang pagkapahamak. At ang mga salitang ibinabahagi sa kanya na araw-araw niya namang binabasa at patuloy na dinadasalan hanggang sa namalaya niya na lamang na huli na ang lahat at demonyo pala ang kanyang dinadasalan at tinatawag. Dahil nga sa kagustuhang matuto at kawalan ng muwang, ipinalunok pa sa kanya ng kanyang makakaliwang guro ang isang itim na bato upang magkaroon umano siya ng mahabang buhay. Isinagawa niya naman iyon sa pagtitiwalang iyon ang nararapat para sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang isang gabi na hindi na siya pinapatulog nito. At unti-unting sinasakop ng kadiliman ng kanyang kaisipan na gumawa ng mga karumaldumal na gawain sa pangbibiktima ng mga sanggol na parabang bigla na lamang siyang nagutom at nauhaw sa dugo at laman nito. At nang isang guni niya ngayon sa nagpakilala sa kanyang guro na nanggaling pa ng antike, umalakhak lang raw ito at nagwika umano sa kanya ng: "Napakadali mo namang magtiwala, iho. Hindi talaga ako isang guro at nasa lahi kami ng mga aswang. Ang ipinalunok ko sa iyo at ang mga orasyon na binabasa mo ay nanggaling sa makakaliwang kakayanan. Totoo namang hahaba ang buhay mo sa ipinalunok ko sa iyo. Yon nga lang ay kabilang ka na sa amin na mayroong kakayanang magbagong anyo.
kapag sumasapit na ang gabi. Nang hilakbot ang pakiramdam ni Abner, nang marinig niya ang sinasabi ng kanyang itinuturing na guro na nagpakilala sa kanya noon bilang isang manglalakbay. Nasa 80 na umano ang edad ng matandang iyon. Nakapansin-pansin pa rin ang kakaibang lakas nito sa kabila ng kanyang pagiging matanda. Sa sobrang galit na nararamdaman ni Abner dahil sa paglinlang nito sa kanya, tinaga niya umano ito na tumama naman sa balikat ng matanda. Muli lang umano itong tumawa dahil sa hindi man lamang ito nasugatan, na parabang nagtatangan din ito ng kakaibang kabal sa kanyang katawan. Muli niya pang inulit ang pagtagpas, ngunit tulad lamang ng dati, pinagtawanan lang siya nito na parabang wala lang nangyari. Hapon na umano nang siya'y dumating sa barong-barong nito na nag-iisa lamang na naninirahan ang matanda roon. Kaya ang ginawa na lamang umano ni Abner upang makabawi man lamang sa ginawa nito sa kanya, sinakal niya ito ng kanyang dalawang kamay at isinandal sa may dingding sa pag-aakalang mapapaslang niya ito. Maliit lamang umano ang matandang iyon na may kapayatan ng katawan, subalit may kakaiba itong lakas. Sinipa lamang siya ng matanda na kanya namang ikinatilapon sa mayabuhan. Muli pa umanong sambit nito sa kanya ng, "Abner, iho, mahaba-haba na rin ang pinagsamahan natin. Hindi na ako ang kalaban mo ngayon. Dahil kabilang ka na sa amin, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin at huwag ka nang babalik dito sa aking tahanan." Simula nga umano noon ay hindi na siya bumalik roon, subalit nararamdaman niya ang presensya nito na nakasubaybay lamang sa kanya, na tila ba pinagmamasdan siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi niya na mabilang kung ilang sanggol ang kanyang napaslang, dahil sa tuwing tinatawag siya ng kadiliman, nawawala na siya sa kanyang sarili. At ang nangingibabaw na lamang sa kanyang kaisipan, ang pumaslang ng walang kamalay-malay na sanggol. 6 na buwan pa lamang niyang dinadala ang kanyo ang iyon, na nahahalata na rin ang kanyang asawa, ang kakaibang kinikilos nito. Inuha ko ang aking baong tubig at kinargan ko ito ng orasyon upang ipainom kay Abner, sabay ihip sa kanyang puyo para kumalas ang lahat ng ikinarga sa kanya ng matanda. Maya-maya pa ay nanghina ito na napaupo sa gilid ng isang puno. Habang patuloy na pinagpapawisan, alam mo yung pakiramdam ng nabalis na naubusan ng lakas habang dinidina ng kanyang sikmura. Muli ko pa itong pinainom ng tubig habang patuloy itong inaalalayan, hanggang sa nailuwal niya na ang bato at hindi na yon kulay itim, na parabang nababalutan na ito ng lumot. Gumagalaw yon na parabang may buhay habang paikot-ikot sa lupang kanyang pinagpatakan, na akin namang muling kinargahan ng usal upang lubusan na itong mawala ng bisa. Inilagay ko ang bato sa isang malaking dahon at itapon ito sa isang rumaragasang ilog na malapit sa tahanan ni Paring Kaloy. Iniwanan ko na muna ang pangunguha ng nyug upang alalayan si Abner na magtungo muna sa aming tahanan. Ramdam ko rin sa oras na yun na merong nakamasid sa amin habang patuloy naming binabaktas ang daan patungo sa aking tahanan. Maya-maya pa ay sinalubong ako ng aking asawa na nakita kaming papalapit sa tahanan habang nakaakbay sa akin si Abner na hinanghina. Tanong pa nga nito kung ano ang nangyari at kung sino ang taong kasama ko. Sabay wika ko na lamang sa aking asawa ng, "Mamaya ko na lamang sasagutin ang mga tanong mo. Maglatag ka muna ng isang banig
para makapagpahinga itong kasama ko. Nauna na ngang pumasok sa loob ng tahanan ng aking asawa at ipinaglatag ng banig si Abner upang makapagpahinga. Makalipas ang ilang oras, muli na ngang nagising itong si Abner na ipinaganda naman namin ng pagkain. Ayon pa sa kanya na malamang ay hinahanap na rin siya ng kanyang asawa sa kadahilan ng nagpaalam lamang siya roon upang puntahan ang kanyang kaibigan. Paulit-ulit itong humingi ng pasensya sa amin sa kabila ng kanyang pagnanais noon na makuha ang aming anak. Hindi niya akalaing isa pa kami sa makakatulong sa kanya. Inalam ko kung sino ang matanda na nagbigay sa kanya ng pasakit na yun at kung saan ito naninirahan. Hindi naman ito nagdalawang isip. At ang sinabi niya nga sa aking pangalan ay Mang Julio na naninirahan sa may salbasyon. Medyo may kalayuan din sa amin ang lugar. Kaya naman pinapabalik ko na lamang siya sa araw ng Martes upang sadyay namin sa kanyang tahanan si Mang Julio. At nang manumbalik na nga ang lakas ni Abner, minabuti na nitong umuwi sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, bumalik na nga sa aming tahanan si Abner. Ngunit bandang alas 5 na iyon ng hapon, araw ng Martes, kaya tapos na rin akong magdasal noong siya'y dumating. Pinaktas na namin ang daan patungong Salbasyon at tinahak ang matarik na daan, makarating lamang sa tahanan ni Mang Julio. Bago pa man ako magpunta roon, kinargan ko na muna ang buo kong katawan dahil alam kong hindi basta-basta ang aking makakaharap. At ipinahiram ko kay Abner ang kwintas ng 1,000 ng kawayan na ipinagkaloob sa akin noon ni Paring Kaloy para magkaroon na rin siya ng proteksyon sa pagpunta namin sa tahanan ni Mang Julio. Maya-maya pa ay nakarating na nga kami sa tahanan nito na napapagitna naman ng mga puno ng niyog habang may malawak na hardin na hindi mo mapagkakamalang mayroong tinatangan na itim na kapangyarihan. Pagdating sa pintuan ay kumatok si Abner. Malapit na noon ang takip silim habang nagwiwika ito ng "Magandang gabi ho sa inyo, Mang Julio. Si Abner ho ito. Meron lang hong naghahanap sa inyong isang kaibigan." Maya-maya pa ay dahan-dahan nga itong nagbukas ng pintuan. Sabay wika ni Mang Julio ng "Abner, wala akong kaibigan. At magmula ngayon ay wala ka na sa aming ori na kung maaari lamang sa inyo, umalis na kayo dito sa aking tahanan. Baka kung ano pa ang magawa ko sa inyong dalawa." Wika ko naman kay Mang Julio ng "Ano ho ba ang itinatago ninyo? At bakit parang galit na galit ka sa amin? Wala naman kaming ginagawa sa iyo. Ikaw nga itong may ginawa kay Abner. Kaya nandirito kami ngayon upang singilin ka. Matandang Julio, itigil mo na yung kabulastugan mo at ang ipinagyayabang mo kay Abner na mahaba mong buhay dahil sa itim na bato. Magpaalam ka na ngayon sa sinasamba mo. Tutal, mahaba na rin naman na ang buhay na inilagi mo rito sa lupa." "Okay, mga kahiwaga." Kawawang Abner na gusto lang matuto ng kaalaman sa maling grupa na punta. "Parang ganito lang yan eh. Gusto mong matuto ng magic, pero sa fake magician ka napunta. Kaya mag-ingat tayo sa mga Latin na nakukuha natin. O kaya ay yung ibinibigay sa atin dahil nasa ibang lingwahe yan. At hindi natin alam kung ano ang nakasaad. Mamaya niyan, demonyo na pala yung tinatawag natin. So yun lang yung akin, mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Abangan natin ang part 7. Muli, maraming salamat sa inyong laging pakikinig dito sa Ang Hiwaga.